Dalawang araw bago ang katapusan ng Hulyo, umabot na sa 85,486 ang COVID-19 cases sa bansa. Nahigitan pa nito ang 85,000 na projection ng UP Octa Research sa katapusan ng buwan. 56,528 na ang active cases ngayon sa bansa. 1,874 ang nadagdag na bagong kaso kahapon, habang umabot na sa 26,996 ang mga COVID-19 survivors sa Pilipinas. Ang death toll naman ay nasa 1,962 na. Ang edad po ng mga namatay ay nasa 7 days old hanggang 8 years old. Ang 10 po sa namatay or 56% ay nasa 60 years old and above. At patuloy po naming pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat. Hindi po biro ang sakit na ito, hindi po kumikilala ng edad o katayuan sa buhay. Kaya lahat po tayo ay dapat nag-iingat. Nasa kamay po natin ang kaligtasan nating lahat. Samantala, sa pagdami ng kaso sa Pilipinas ay nasa danger zone na rin ang 5 sa 14 na Mega Temporary Treatment and Monitoring Facilities o TTMF sa Luzon. Ibig sabihin 70 hanggang 100% na ang utilization rate sa naturang facilities para sa COVID-19 patients. Ito ay ang Ultra Stadium sa Pasig City, Quezon Institute sa Quezon City, Rizal Memorial Coliseum sa Manila, Philippine Arena sa Bulacan at ASEAN Convention Center sa Pampanga. Sa NCR naman, 82.2% ng occupancy rate ng COVID-19 dedicated beds. Ayon sa DOH, malapit na itong mapuno. Nasa warning zone naman ang lahat ng TTMF sa rehiyon. Ibig sabihin, gamit na ang 30 hanggang 70% ang okupado sa COVID-19 beds sa TTMFs. As of July 28, there are still unoccupied beds in our hospitals. The total bed occupancy is at 50% for the whole country, according accounting for both COVID-19 and non-COVID-19 beds. It is important to know that given the supply of hospital beds, mild and asymptomatic patients should be treated in the temporary treatment and monitoring facilities and not in hospitals to ensure adequacy of hospital bed for patients. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. We'll be right back.